What's up mga ka-itlog? Welcome back to my channel! And of course, for today's video, ang gagawin namin is to just simply eat. And with a twist of question and answer portion. Nag-post ako ng something doon sa Facebook account, sa aking Facebook account, to ask me some questions. At ang mga naging questions is talaga namang buwis buhay yung mga questions ng ating mga viewers. So, ang kakainin pala namin is all the way from Calagip. Wow, ang layo. All the way from Calagip, French fries. And we will be eating burger as well. This is also sponsored. And thank you so much nga pala kay Julian Rosede for this bunch of chocolates right here, Snickers, at saka anong pangalan nitong isa? Major, basta galing Japan. Yeah, so, syempre kain lang tayo ng kain habang maraming mga blessings na dumarating sa atin, maraming mga nagbibigay. Maple. Yeah, lalong-lalo na sa mga nagbibigay ng mga relatives. Yeah, tatipay lang dito. Yeah, sa mga relatives na nagbibigay, thank you so much. And I love you all. At ang iinumin namin is yeah, orange. Yeah, at sa mga magbibigay ka, magbibigay pa sana naman. Baka sana naman magbigay pa kayo. Ayan. So, let's start eating and at the same time of course asking yung those ano questions. yung hindi mo pa sinabi yung mananalo. Ay, oo, nakalimutan ko. By the way, yung mga nag-ask ng questions dun sa Facebook, you are actually entitled for one raffle ticket per question. So kung dalawa yung naging question mo, dalawa rin yung raffle ticket mo. So you have a chance to win 50 pesos load. Pasok! So let's start with the question. Look, sinimot yung burger mo. Mm-hmm. Question. Bakit 80% pa din ang hindi tumatanggap sa mga LGBTQIA+? Hirap. So siguro ano, 80%... Vaccine na bakla! That question is came from... Sarah. So Sarah Zaterauta, to answer Princess, your question, ano? 80% ng let's say ng mga tao sa buong mundo hindi pa rin tanggap ang LGBT communities because of we are still bounded by the belief, our belief, especially Christian community, they still believe that God created a man and a woman and hindi natin yan maiiwasan. We cannot expect them to accept us immediately. It's ang tawag doon, friend. It's you know, they will accept you in the long run kapag pinatunayan mo yung sarili mo. Just keep doing what you know that is right for yourself and to other people as Jai. Kasi kunada ke, we are not being accepted totally, but we are just tolerated. So make a difference in order for you to be accepted. Don't ask for respect or don't ask for acceptance. You have to show them that they have to do it for you. Parang ganun. So yun. Mga oras na yung Black Towers. Question number 2, please. Question number 2. By Angel Lazarte Malamion. What if? Okay. So from Angel Malamion, what if, what if? So, ang pagkakaintindi ko dito sa kapag i-internalize natin lang sa shop. Pag i-internalize natin yung question, parang paano kung yung mga nangyari noon ay yun yung pangamba mo na mangyayari din. Hindi, kapag ginawa mo yun. Ay, oo. Ano, kapag ginawa mo yung isang bagay na nangyari na noon and it's a big mistake, tapos uulitin mo ulit, pero paano kung mangyari ulit yung pagkakamali mo? So, yun yung question doon. It's actually mind-boggling
pero kapag in-internalize mo, yun lang din ang ibig sabihin. So, yun nga, may marami tayong mga mistakes sa buhay and we are afraid to repeat the same mistake. Pero, habang natatakot ka at habang nag-i-stick ka sa takot mo, hindi ka mag-grow, di ba? You will never grow and you will never go to the success that you have been dreaming in your life. Yun. Go best, kat ba kami sa oras natin vlog ta? Sino to? Si Mother Talisar. Workmate ko siya dati. If you have representative in military, you accept this. Huh? Ah, parang kapag magiging ano kayong parang to serve the military, di ba? Will you accept? Sa akin ano, to serve the military, hindi ko naman siya dream na maging isang military servant or maging isang police, maging isang sundalo. It's not my dream. Never ko pong pinangarap na ganon. So I will not accept it. Pero kung yung question is if an LGBT deserve to serve in a military or an LGBT member deserve to serve in a military, the answer could be yes. Kung talagang pangarap niya na magsilbi sa ating bayan bilang isang police, bilang isang sundalo, it's yes. Kasi it is stated in the Article 3, Section 1 of the Philippine Constitution states that no man shall be deprived of life, liberty, property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. So lahat tayo pantay-pantay regardless of your gender identity. Next question from Mar Justin Artates Bakiran. What would you like to see done to improve the public's understanding of importance of organ donation? Why? Ano? Ano sabi? What would you like to see done to improve the public's understanding of the importance of organ donation? Organ donation. Why? Yung importansya niya, siguro ano, ang gagawin natin dyan is more into public information, like posting it in a social media by yourself, sharing it in Facebook, in Twitter, or whatsoever. The good thing about it, the goodness of organ donation, and thank you, saludo ako sa mga nag-donate ng organ. Pero syempre, I cannot. And sa mga nagba-blood donation rin, kasi syempre, di ba, kailangan natin ng mga ganyang donors kasi nagkukulang ng dugo sa Department of Blood. Ay, dun sa Red Cross. Yun. Department of Blood. Next. From Mar Justin ulit, do you consider yourself to be a giver or a taker? Why? Giver or a taker. Sa akin kasing paniniwala, in my own opinion, I consider myself as a taker. Kasi iisa lang yung giver natin. Ang giver natin is God. So He has provided the things that we need, the things that we have to parang palawigin or padamihin yung mga blessings na binibigay niya in order for us to share. Hindi tayo giver. It's up to us to share the things that has been given to us by God. So taker tayo, and at the same time, we have to share the things that has been given to us. Nagets? Basta ka si Jai. Bala ka dyan. Next question from Christopher Kakananta. Kinabahan ako. Para question and answer portion. What can you say about the distribution of the SAC? Social Amelioration Card. Layo ko na naman tong ma-issue dyan. And who will be the priority of this program? Siyempre, sabi nga ng gobyerno, diba, it should be the poorest of the poor. Pero sino nga ba yung mga poorest of the poor kung hindi mo, kapag ang government naman itself is sabihin nilang mahirap yan, mahirap yung ganito. Yung pinupoint out lang nila, pero hindi sila nag-a-ask, verify questions kung itong pamilya to ay mahirap ba talaga, ganon. So they have to dig deeper para malaman kung sino talaga yung poorest of the poor. If it's necessary na magstay ka sa bahay ng isang poor para malaman mo kung poor talaga or hindi, then you have to do it. Yun lang.
from Christopher ulit. If you will be given the chance to become a president in one way, what law you will impose and why? Siguro hindi ako mag-i-impose ng law kasi yung lawmakers natin are senators, di ba? So you are the president and you are only the one who will be like to ratify the constitution, parang ganun. So siguro ang gagawin ko na lang is to probably revise some of the laws that are already available kasi nandiyan naman na yung equality na pinaglalaban natin, nandiyan naman na yung lahat, kompleto na, kompletos recados. It's just that may mga bagay na pwede nating i-revise kagaya ng sa equality, maraming mga ayaw mag-aral na mga kabaklaan just because they are not being accepted kasi mga long hair sila, nag-cross-dress sila. Yun yung dapat nilang siguro palitan na hindi naman na tayo hindi naman na kagaya noon na ano lang, di ba, na parang hindi accepted ang LGBT community. Why not give them a chance na mag-cross-dress kasi hindi naman mag-aaral yung damit nila, hindi naman mag-aaral yung buhok nila. So yun, para makapag-aral sila. Bakla, nagmati na ito yung fries! Napsugak pa yun. As in, kasi dapat nilalagay, hindi betchin. Pwedeng betchin, gaga. Nakita ko yan sa ano. Sige na, go. Next question. From Jerry. Pamienta. Alalit! Asan na ba ako? From Jerry. Gaano ka nasisiyahan sa mga diskarte at desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa paghawak ng mga isyu na may kinalaman sa territorial disputes against China and coronavirus outbreak. It's not an outbreak, it's also already a pandemic. Ay, shit. So, okay, the question is about doon sa ano territorial disputes na tinatawag yun ba yung South China Sea at saka yung Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. With China kasi ang kwento kasi niyan is that nabawi ng parang gusto nating bawiin ang Scarborough Shoal, tama? Kasi nga nakuha siya ng China. Kasi nung yung mga fishermen ng China, merong mga nangisda. Meron kasi doon place doon na pwedeng mangisda ang mga mangingisda from China and other country. Ewan ko isang lugar doon. Pero pinasok nila yung territory ng Pilipinas, which is the Scarborough Shoal. Ngayon, ang nangyari dyan is parang nung namataan ng mga Pilipino, nagpadala agad si itong last president natin, yung previous president natin, ng warship. So, syempre, ito namang China, syempre lumaban sila. Kasi kapag nagpadala ka ng warship, ibig sabihin yung gyera. Parang naghahamon ka ng gyera. So, nagpadala siya, sumanod yung Pilipinas. Kaya sumanod? Sumanod. Anong sumanod? Basta ganun. Parang natakot? Oo, natakot yung Philippines, kaya ganun. Nung nangyari, parang nakuha ng China yung territory ng ano. Kasi hindi dapat ganun yung actions. Yun yung pagkakamali ng previous, ano natin, administration about that. And masyado siyang complicated. Hindi siya pwedeng i-discuss sa isang upuan lang. And about the pandemic, kung gaano nasasayahan, ganun ba yun? Lahat naman tayo hindi nasasayahan sa... Gaano ka nasisiyahan sa mga diskarte? Diskarte ng gobyerno. At desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa dispute against China at coronavirus pandemic. Nakikita naman natin that they are making actions, they are making solutions to lessen the problem or para tanggalin yung problema not only here in the Philippines but the entire world. So happy ako na gumagawa sila ng paraan, solution. Sabi nga nila, hindi ka naman nag-elect ng provider, nag-elect ka ng leader, di ba? Next question is from JR Reyes. If you are President Rodrigo Duterte, how can you discipline the Filipino people who refuse to follow the protocol in our country, especially this time of pandemic? Ano?
If you were Rodrigo Duterte, how can you discipline the Filipino people who refuse to follow the protocol in our country, especially this time of pandemic? Paano mo sila didiscipline? Oo, paano mo didisciplinahin yung mga Pilipino na hindi sumusunod sa mga protocol patungkol dito sa pandemic na to? Yung mga lumalabas ng bahay pa rin, yung pinagpipilitan nilang lumabas ng bahay kahit bawal, yung mga nagiinuman kahit bawal. Kung iisa-isahin mo silang didisciplinahin, hindi mo talaga yun magagawa. Mag-isa lang si Presidente Duterte, so hindi niya yun magagawa. Nasa sa kanila na yun, or it's up to them kung mag-follow sila or mag-abide sila ng rules and regulations which is abided by the government itself. Kasi ang disiplina, hindi yan nagsisimula sa presidente, nagsisimula yan sa sarili. Yung sarili mo must be a good example. Ganon. Yeah. Be a good example. So, dapat mag-start sa'yo para tularan ka ng ibang tao, maging influensya ka na lang kaysa nagbabash ka na dyan ng kung anik-anik against the president, ay ginagawa naman niya lahat ng paraan. Hindi in-elect si president para maging provider ng buong Pilipinas, in-elect siya para maging leader. To lead, not to provide. Kasi yung mga sinasabi nila na bala, bigas daw, hindi bala. Oo, parang ganun. So, anong parang ganun? Bigas, hindi bala. So, kung hindi mo makontrol naman talaga yung mga tao, lalo-lalo na dun sa Manila, kasi hindi mo naman alam yung sitwasyon sa Manila na maraming nagrarally against the president, hindi nila iniisip na maahawa sila, rally sila ng rally, di mas mabuting sinala lang talaga ang mamatay kaysa makahawa pa sila, mas maraming mamamatay, diba? So, dapat bala na lang din talaga. Yun. Next question from Mar Justin ulit. Oh, ah, shit. Nagado. Patatlong raffle entries. More chance of winning. How can you better promote volunteerism in Philippines? Volunteerism? Kagaya din doon sa disiplina diyan, 'di ba? Volunteerism. So hindi mo makukontrol yung isang tao na magvo-volunteer. Kasi volunteerism nga. Ah, paano mo siya ipro-promote? Mm-hmm. It start within yourself din. Parang be a good example. Kagaya ng ginawa ni Marcos. Ano ba yun? Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos na parang mayaman challenge. Parang ganon. Ini-influensyahan niya yung lahat ng mga mayayaman. Parang tularan kung ano yung ginagawa niya. To help other. Yun yung volunteerism. Na pinopromote niya rin yung volunteerism dun sa part. Next is from Pia. Comment on this. Integrity of feelings is the art of being real with another person. Anong masasabi mo dun sa statement na integrity of feelings is the art of being real with another person? Yeah, kapag firm ka sa lahat ng mga sinasabi mo, di ba? You have an integrity to say na parang firm ka and at the same time pinaninindigan mo yung isang bagay, sabi mo mahal ka. Hindi mo lang siya sinasabi, you have to take actions sa sinasabi mo in order for you to become genuine. Kasi minsan may mga nagsasabi na mahal ka niya pero hindi magawa sa gawa. Hugot. Chocolates. Meron pa dito sa ano reply sa mga replies, okay. How did you go about your great escape from peer to pressure? Peer pressure kasi is one. Kunyari ikaw may mga batchmates ka. Meron silang ginagawa na ayaw mong gawin, like paninigarilyo. Oh, sigarilyo ka, kastoy-kastoy ko na daw. Manigarilyo ka, pero paano mo yun matatakasan? So it's up to you kung tatakasan mo siya or hindi, kung gagayain mo. Natatakot ka na parang hindi ka magiging in, parang nuhan mo nga tula din isuda, kaya kasla kang kanto, may kamilang yawsin, kasi dyan. No. Yeah, kasi parang you don't belong. Yeah, you don't belong to them. So it's up to you to handle those things naman. Kung grown up ka na na person tapos in-influensya ka ng ibang tao, it's up to you kung magpapa-influensya ka or hindi. Alam mo naman na kung anong tama at kung anong hindi. Yun lang. Next question from Rowella
timon. Paano mo masasabing tama ang mali? Tama ang mali. Paano masasabing tama ang mali? So, I'm gonna give you an example kasi mahirap yan i-explain kung walang example. Kagaya ko, when I was young, they told me na hindi magandang pagiging ng ganito, ganyan-ganyan, cross-dresser and everything. Pero alam mo sa sarili mo na that you are like that. Ganun ka. So it's up to you to show them that you're worth na despite of you being like this and like that, kaya mo patunayan na mali sila at ikaw yung tama. Yun. And at the end of the day, sabi nilang tama ka. Tama yung naging decision mo. Last but not the least, from Kim Andrea Norberte. Crinkles nga bakla. What? More pulbuan niya. What is the proudest moment in your life, Aber? Proudest moment? Yung ato. When I finish studies, Aber. Sigilatan ako, metiwai na. Meron pa ba? Wala na. Okay. So we're done and we're almost done eating as well. Thank you so much to all of the sponsors who provided this. And of course, ang bunot na tayo dito sa ating bunotan kung sino man nanalo dun sa 50 pesos load. Ikaw nang magbunot. Ada na agad gantoy? Awa, nang kayo nag-ask the question. Introducing. Mar Justin! No chances of winning kasi meron siyang 3 entries. Oo, marami siyang questions. Congratulations, Mar Justin Bakiram. And your load will be provided after we uploaded this week. So, thank you so much ha. Patuloy na nagsusuporta sa amin sa lahat ng mga nag-i-sponsor sa amin at sa lahat ng mga taong patuloy pa rin magbibigay sa panahon ng kawalan. Maraming salamat po. And follow me on TikTok, Julia. No! Julia Barbieto. Of course. Julia Barbieto, thank you so much din pala kay Julian Rosede for this beautiful dress. Tanga ka mamu, makikita din mo ngayon. Diba? Tapos ano? Apa inyo dito nito? May kastanay? I have a Twitter account. Daga? Nadagaan? Julia Barbieto as well. And then, meron akong Amazing Julia Facebook page. I have a second Facebook page, Julia Barbieto. Tapos, subscribe to my channel, Julia Barbieto in YouTube. Yeah, maraming nasa bagay. YouTube ka bakla! Yeah, basta subscribe kung bago ka lang sa aking channel. Ganun! May only na luto at price! So, thank you so much, and I love you all! Bye!